Hey Chiko, welcome back to the channel. My name is Joana Marie Nicolas. If you are new to this channel, welcome. In this channel, if you don't know yet, we run YouTube contests every 15 days. I also do vlogs and other types of content. But the main thing that we do is the YouTube contests. So if you have a talent that you would like to share with us, definitely check out our guidelines video. Just look for it in one of our videos in the channel. Today's video is an interview with Ate Winny Zorilla. She is one of our participants in the first contest that we did, which is the dance contest. She did not win, but she got the most likes. So Chiko sent him around 5,000 pesos for getting the most likes because we really appreciated her entry's contribution to the channel. I think it really helped boost the channel as well. So I just did a little interview with her, asked her some questions about herself, about her passion in dancing, and what kind of activities she does on a daily basis. If you are interested to see that video with Ate Winny, stay tuned and keep on watching the video. See you later! Hey Chiko! Nandito ako ngayon sa House of Chicken and kasama ko si Ate Winny. Ito lang, may food ako. So, siya yung second placer pero siya yung may pinakamaraming likes dun sa contest na yun. So, nagustuhan ni Chiko yung idea na siya may pinakamaraming likes. So, binigyan din siya ni Chiko ng konting extra man dahil nagustuhan ni Chiko na ano, na siya yung may pinakamaraming likes. Ako nga pala si Winny Zorilla. 32 na ngayon taon. Diba? Tanda ka na. Mukhang bata lang po kasi. Sumasayo. Epekto ng dancing. Epekto. Yan po ang advantage ng isang dancer. Kasi kahit na yung edad mo matanda na, pero yung mukha mo, yung pangatawa mo, ano pa rin na bata tignan. Kasi ano, lumalabas kasi yung pawis, sabi nga nila. Parang exercise na rin kasi yung pagsayo. So, lalo pag ina-enjoy mo siya. Dito, sa Apalit. Yan lang ako, malapit lang ako dito sa House of Chicken. Kaya halos araw-araw ako nandito. Nagpapataba. Tell us a little bit about yourself. Kung ano yung ginagawa mo, ano ganap mo sa buhay. Bale, ang pinagkakabalahan ko ngayon is yung dancing. Yan. Pagsayaw. Dito sa amin, dito sa church namin. Yun ang number one na hilig ko. Tapos may mga side pa na dito sa House of Chicken, nagbo-volunteer din ako. Pag walang ginagawa. Nakakasama din ako sa production team sa UNTV, sa BMPI as stage manager assistant. Na nakukuha nila awat tulong nandiyan. Kahit sa maliit na paraan nakakatulong. Tapos yun din, freelancer choreographer, and kapag kailangan ng choreographer, yun, na nakukuha naman din po extra income para sa magulang ko, then para sa sarili. Yung mama ko lang po tayo saan? Yung mama ko, andito, kasama ko naman. Kasi ako na lang yung walang asawa. Single na lang ako. Gano'ng katagal ka nang sumasaya? Actually, ano, yung bata pa ako, mahilig ko talaga yung pagsayaw eh. Kasi yung kuya ko, ano, sumasayaw siya sa mga, may mga kaibigan kasi yung kuya ko, ano, kaibigan. Kasi nakatera talaga kami sa Metro Manila. Sa Alabang, malapit doon. Eh, yung kuya ko, may mga kabarkada na dancer. Sumasayaw sila. Tapos, nanonood lang ako ng sayaw nito. Sabi ko, parang masarap nito. Masarap sumali dito. Sa ganun. Kaya, yung bata ko, yun. Sa kuya ko, ako natuto din sumayaw. Siyempre, patuloy din ng Diyos na ibinigay itong talento na ito. Hanggang sa paglaki, mas lalo kong inalam paano ba yung ganito, paano ba sumalit dito sa isang grupo, paano ko ba may express o kumbaga magiging pakinabang yung talent na binigay sa akin. Kaya sumali ako sa isang grupo dito sa Church of God, sa Member of Church of God International. Na ang pangalan ng grupo namin, ang pangalan ng mga grupo namin is Teatro Cristiano. Ito yung sa iglesia namin, sa church namin. Mas dito ko yung lumubog yung talent na binigay sa akin.
syempre, ano pa bang gagawin mo? Diba? Kasi syempre, yung talent na nasa iyo, saan mo dapat mas gamit? Syempre, dun sa lumalang sa atin. Tapos, extra na lang yung mga sideline sa labas, tutoring ka. Salamat sa Diyos kung may mga sideline man. At least, yung puso mo kasi, andun sa pagsasayaw mo, bukod sa Diyos. Paano mo i-describe yung style mo ng pagsayaw? Kasi yung contemporary dance, bago lang din kasi naman pa siya, more on talagang hindi ko na hip-hop. Kasi yung kuya ko, ano, yun nga, hip-hop yung more on na sinasayaw. Parang ano lang, astig lang tingnan. Pero yung dumating yung contemporary dance, parang contemporary dance, pinaghalo kasi siyang ballet, jazz, yun. Ka, ano siya, iba kasi yung galawan ng modern sa contemporary jazz. Yung contemporary ballet. Yung contemporary ballet kasi, andun yung ano yung feelings, yung parang hindi ka, iba kasi yung modern lang na. Although mga modern hip-hop jazz, may lalabas mo rin, pero iba yung contemporary jazz kasi andun yung hagod ng choreo, yung kung paano mo siya ipipil, kung paano mo siya ipaparamdam sa audience na eto ako, eto yung lyrics, eto yung ano. Marami pa akong dapat na maraming matutunan kasi mas unti pa lang din ano, kumbaga more on basic pa lang din. Kaya nag-attend din po ako sa iba-ibang dance studio, yun. Like G-Force, kung paano ba ito, yun. Pero hindi talaga nag-school ka lang for dance, kumbaga? Hindi. More on idea lang. More on ano yun, idea lang kung paano gawin to, kung paano simulan, yun, kung paano igalawin ganito. Meron ka bang dance group na kinabibili? Oo, ako meron dito sa MCGI. Yun nga yung tawag dito is National Teatro Cristiano International. Pero dito kasi sa MCGI, maraming group. So, yung kinabibilangan kong grupo is National Teatro Cristiano. Sa amin kasi, hindi lang pagsayaw ang dapat namin gawin. Sa lahat sa mabuting gawa. O nung makita mo mabuti dyan, kunyari, magkakita ka ng dumi, inisin mo. Kumbaga, all around in general. Hindi lang, ito ang kaibahan sa may MCGI na dancer. So, hindi lang, kasi sa labas kasi, more on dance lang eh. Kunyari, ikaw, grupo ka ng ghetto, ang tutok mo daw, dance lang. Pero dito sa MCGI, hindi lang pagsayaw ang ano mo, ang focus mo. Basta lahat ng gawang mabuti, gagawin mo yun. Iba ka pa bang hilig gawin aside from pagsasayaw? Baka may iba ka pa. Gusto ko kasi talaga matutong mag-drums. Tagal ko nang gusto matutunan no, kasi lang hindi ko alam kung sino magtuturo or kung kailan patuturo. Kasyad nga eh, sana. Yun, isa yun, yung pag-gitara. Pero marunong ka mag-gitara? Basic. Kasi meron akong gitara nag-aral ako pero na ano din, hindi rin tuloy-tuloy. Kasi masakit sa kamay yung F. Yung F ata yung masakit sa kamay. Kaya, nahihinto. Sa sport, volleyball yung isa sa pinaka number one na gustong gawin. Yung mga Pinoy, ano, Pinoy games dati. Yung mga sipa. Yung mga Pinoy kasi nawala na kasi mga ganong games. Ano yung naging strategy mo para makuha mo yung attention ng mga tao na i-check yung entry mo yung last contest? May nag-post sa FB. Pakibipot yung ano, pakibipot. Kasi ba, hindi ako unang nag-post eh. Yung nag-edit ng video ko sila, sis Joani, saka sis ano, sis Aubrey. Sila talaga yung nag-edit niya na napakagaling mag-edit. Shout out pala sa kadalawa. Next time ulit. Ayun, tapos hanggang sa nag-post na rin ako, tapos share. Kasi more on naman ng nag-views kakilala ko. Yung mga tapos yun pa, ito siyempre nag-PM din ako na pag yun naman po, tapos yun naman. Tapos medyo nagka-problema sa messenger. Kasi sa sobrang dami ng mini-message ko, pini-PM ko sa naling, ano, pinagkamalang spam. Siguro ano na lang, 2 days ago or... 2 days na lang yung... 2 days ago na lang bago mag-end yung ano, yung date na nai-hit namin. Na dapat sa February 15, gento. Eh, 2 days na lang, nagka-problema yung messenger ko. Kaya ang ginagawa ko na lang, search na lang. Paki-search naman po ito, paki-view naman po ito. So, baya search na lang sa YouTube. Kaya,
Nagpapasalamat din ako sa lahat ng views, sa lahat ng sumuporto sa akin. Alam ko, yung effort nyo, yung meron dyan nagpuyat. Meron dyan nagpuyat na para makapag-win ng tuloy-tuloy. May mga nagbigay din ng tips na baka pwede nyong gawin to, gento. Tapos yung mga paulit-ulit na view, thank you din po. Loben, next time ulit makasali po ulit. Supportahan nyo po ulit ako. Ire-recommend mo ba sa mga tao na sumali sa Hey Chiko ko, guys? Ito kasi hindi naman to sa pilitan eh, pagsali. Kung gusto mo lang naman, kasi isa din to sa Hey Chiko is dagdag extra income. Kunyari, kung ano ka naman, kung talagang kailangan mo din ng ano, ng financial, igagrab mo yun. No? Kung ano man yung kalooban na lumabas sa'yo, kung ano man manalo ka mamatalo, may makuha ka man ng wala, at least, ano, tinray mo na sumali. Yun, kumbaga, nagkaroon ka rin ng chance na makilala din yung page na yun. Yun, yung Hey Chiko. Kaya, ang tawag na sa akin sa kanila, Hey Chiko eh. Pag nakakasalubong ako, Hey Chiko! Kasi pa ulit-ulit binubiyo. Ano, kabisado nga nila yung interview eh. Salamat pala kay, ano, kay Chiko. Eh, dito sa page na to. Hindi man ako nanalo, pero andun pa rin yung, ano, yung nagustuhan mo yung video. Yung dance video ko na in-edit nila si Joana sa kay Aubrey. Nagpapasalamat ako dahil na-appreciate ko yun. Na kahit na late kami nagpass. So, ayun na, sana next time ulit kung gusto ako yun. yung tip nyo na nabigay naman sa akin ni Chiko, laking tulong din na napunta sa ganito. Alam na nila yung alright, that's it for the interview with Ate Winny Zorilla. I hope you liked that interview video with her. I hope it got you inspired to participate in our online talent contest here in the channel. All you have to do to join is to submit a minimum of 2-minute talent video entry where you will perform whatever talent you have. If that's singing, dancing, beatbox, poetry, whatever it is, you just film yourself doing that 2-minute that talent, and then also submit an introduction video, so you will be submitting 2 videos. If you want to learn all the details about the contest, I will leave the link to the guidelines in the description box below, but those are the basic requirements. Thank you so much guys for watching. See you on the next video. Goodbye.